Dako tayo sa panahon na kung saan hindi pala ganap ang Kristyanismo, sa panahon na kung saan pinapaslang ang mga Kristyano. May mga babaeng nanumpang maging birhen habang buhay, mga babaeng may panata na iaalay ang sarili sa Panginoon. Sila ay tinatawag na virgin martyrs sapagkat pinaslang sila ng walang awa ng dahil lamang sa kanilang panata. Si Dimthna ay ipinanganak sa Ireland noong ikapitong siglo. Ang kanyang ama ay nagngangalang Damon na pinamumunuan ng isang maliit na kaharian ng Oriel. Ang kanyang ina ay debotong Kristiyano, gayon din si Dimthna na inilaan ang sarili para kay Kristo at nanumpang maging malinis. Ngunit namatay ang ina ni Dimthna na labis na ikinalungkot ng kanyang amang si Damon. Sa labis na kalungkutan ay nawala sa matinong pag-iisip ang kanyang ama. Pinayuan ng hari ng kanyang mga tagapayo na mag-asawang muli. Pumayag si Damon, pero sa kondisyong kawangis at singganda lamang ng kanyang namayapang asawa ang kanyang pakakasalan. Naghanap ang kanyang mga tauhan na naaayon sa utos ng hari, subalit bigo ang mga ito, hanggang sa hinangad ng hari na maikasal sa sarili niyang anak na babae dahil sa matindi nitong pagkakahuwig sa kanyang ina. Nang malaman ni Dimthna ang plano ng kanyang ama, ay agad itong tumakas kasama ang kanyang dalawang mapagkakatiwalaang lingkod at ang kanyang kumpisedor na si Padre Heribernus. Sama-sama silang naglayag at napadpad sa Belgium at nagsilong sa bayan ng Gil. Sa kanyang pananatili sa Gil ay nagtayo si Dimthna ng isang hospisyo para sa mga mahihirap at may sakit. Ngunit ang pinagkuhanan niya ng pondo para rito ay mula sa sariling yaman, dahilan kaya na-tray siya ni Damon dahil sa mga baryang ginamit niya. Nagpadala ng mga tauhan si Damon sa Belgium at nang malaman ang pinagtataguan ni Dimthna ay nagdakbay si Damon papuntang Gil para makuha ang anak na babae. At dooy ipinapatay ng hari ang mga kasamahan ni Dimthna. Pinilit si Dimthna ng kanyang ama na bumalik sa Ireland, ngunit nanlaban siya. Dahilan kaya nagalit si Damon at napatay ang sariling anak. Namatay si Dimthna sa edad na 15. Si Cecilia ay isang martir na may panatang manatiling birhen sa buong buhay niya. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga magulang na magpakasal sa isang paganong maharlika na nagngangalang Valerian. Sa araw ng kanyang kasal ay buong puso siyang kumanta para sa Diyos. Pagkatapos ng seremonya sa unang gabi nila bilang mag-asawa ay sinabi ni Cecilia kay Valerian na hindi siya pwedeng galawin sapagkat nangako siya sa Diyos na mananatiling birhen. At kung sakaling gagahasain siya ay paparusahan siya ng Diyos dahil may anghel na nagbabantay sa kanya. At kung igagalang siya ay mamahalin din siya ng Diyos. Napaisip si Valerian at dooy hiniling niya na makita ang anghel na nagbabantay sa kanya. Pinayuhan siya ni Cecilia na mangyayari lamang iyon kung maniniwala ka sa iisang Diyos at magpabinyag. Sininod ito ni Valerian at nagpabinyag. Nang bumalik siya kay Cecilia ay nakita niya itong nagdarasal sa kanilang silid at doon niya ay nakita niya ang anghel sa tabi ni Cecilia na nagliliyab ang mga pakpak at may bitbit na dalawang korona ng mga rosas at liryo. Iniligay ito sa kanilang mga ulo, agad na naglaho ang anghel. Nang sandaling iyon ay pumasok ang kapatid ni Valeria na si Tiberius dahil sa pagtataka sa samyo ng isang napakabangong bulaklak. At doon nga'y bumungad sa kanya ang mga nagagandahang bulaklak na korona. Tinanong ni Tiberius kung saan nila nakuha ang koronang iyon at ipinaliwanag naman ito sa kanya at doon day naniwala si Tiberius sa Diyos at nagpabinyag rin. Naging ganap na Kristiyano ang magkapatid. Sa panahong yun ay araw-araw may pinapatay ng mga Kristiyanong martir sa kanilang lungsod. Patuloy na nangaral si Cecilia sa salita ng Diyos at maraming napakonvert na Kristiyan. Kalaunan ay pinaslang rin sina Cecilia, Valerian at kapatid nitong si Tiberius. Ayon sa kwento, si Cecilia ay ipinabugbog sa paliguan. Pagkatapos ay tinangkang sunugin, ngunit hindi raw ito nasunog. Sa huli ay sinaksak siya sa leeg ng 3 beses at 3 araw pa daw bago tuluyang namatay si Cecilia.
Si Agnes ay naging martir sa edad na 13 sa panahon ng paghahari ni Emperador Diocletian noong ika-21 ng Enero 304. Ayon sa kwento, si Agnes ay isang magandang babae na nagmula sa mayamang pamilya. Marami siyang maniligaw mula sa mga matataas na uri ng tao, ngunit wala siyang sinagot dahil may panata siyang manatiling malinis at birhen. Si Agnes ay isang tapat na Kristiyano at kung sakaling yayain siya ng isang lalaki upang magpakasal, ay lagi niyang sinasabi na si Jesus lamang ang aking asawa. Isa sa mga manliligaw ni Agnes ay nagalit at nainsulto sa sinabi niya, kaya naman isinumbong siya ng kataas-taasan na siya ay isang Christian follower. Ang ama ng kanyang manliligaw ay isang gobernador. Sinabi ng gobernador sa kanya, nagagantimpalaan siya ng isang napakagandang regalo kung tatarikuran lamang niya ang Diyos. Ngunit tumanggi si Agnes, dahilan kaya pinarusahan siya ng matindi sa pag-aakalang magbago ang pag-iisip niya. Buo ang panata ni Agnes. Hinatulan siya ng kamatayan. Kahit ang mga paganong tao na nasaksihan ang kanyang pagbitay ay nalungkot sapagkat nasaksihan nila ang isang napakagandang babae na papatayin dahil lamang sa pagiging Kristiyano. Ngunit hindi maaninag sa mukha ni Agnes ang kalungkutan dahil masaya siyang mamamatay alang-alang sa Panginoon. Nagdasal lamang siya at yumuko hanggang sa sinaksak sa saliig na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Agatha ay mula sa Sicilia sa kalagitnaan ng 3rd siglo sa paghahari ng mga Romano. Ayon sa kwento, siya ay may pambihirang ganda at mula sa marangal at bantog na pamilya at very devoted sa isang relihiyon. Gaya sa mga babaeng naunang nabanggit ko, ay may panata rin siyang maging dalisay. Ngunit gusto siyang ariin ang isang gobernador na nagngangalang si Quintiamus na pilit naman niyang tinatanggihan sa pagnanais na mapanatili ang kanyang kalinisan. Nang minsan ginawan siya ng sexual na aksyon ni Quintiamus, nanlaban siya, dahilan kaya nagalit ang gobernador at inutos sa kanyang tauhan na putulin ang kanyang mga dibdib gamit ang gunting na bakal. Pagkatapos ay ikinulong siya upang mamatay. Subalit hindi siya pinabayaan ng Panginoon dahil pinagaling nito ang kanyang mga suso. Lalong nagalit ang gobernador kaya naman ipinag-uutos niyang sunugin ng buhay si Agatha. Subalit naudlot pa rin ito dahil sa araw na susunugin siya ay biglang nagkaroon ng lindol. Ibinalik si Agatha sa kulungan nang hindi binibigyan ng pagkain at tubig at kalaunan namatay din. Ngayon si Agatha ay itinuturing ng mga Katoliko na patron ng mga babaeng may karamdaman, particular na ang breast cancer. Si Lucy ay ipinanganak sa Syracuse, Sicilia noong 283 AD at anak ng mayamang taong Maharlika. Maagang namatay ang kanyang ama at lumaki kasama ang sakiting ina na nagngangalang Eutychia, na isa ring debotong Kristiyano. Bata pa lamang si Lucy ay nangako na siyang iaalay ang sarili sa Panginoon lamang at pagsilbihan ang mga mahihirap. Samantalang ang kanyang ina ay nag-aalala para kay Lucy na kung sakaling pumanaw siya ay walang makakasama ang kanyang anak, kaya naman ay inayos niya ang kanyang pagpapakasal sa isang mayamang binata. Kilala si Lucy bilang isang magandang babae at may mga magagandang mga mata, ngunit ang pag-aasawa ay tinanggihan niya. Sinunod niya ang pagtawag ng espiritu at kinumbinsi ang ina na igalang ang kanyang pasya. Isang gabi nagpakita sa kanyang panaginip si Saint Agatha na isa ring virgin martyr na nauna sa kanya. Ayon sa kwento ay pinagaling ni Saint Agatha ang sakit ng kanyang ina. At dahil doon, hiniling ni Lucy sa kanyang ina na ibigay ang kanilang yaman sa mga mahihirap. Sa panahon ni Lucy ay ang pinakamaraming may pinapatay ng mga Kristiyano at mas kahindik-hindik ang mga parusa sa mga nahuhuli nito. Ngunit hindi ito nagpasindak kay Lucy. Patuloy pa rin siya sa pagsuporta sa mga Kristiyano. Binibigyan niya ito ng mga pagkain sa tagpuan nila hanggang sa nahuli si Lucy at pinaharap sa mga kinauukulan. Sinabihan si Lucy ng gobernador na mag-alay ng para sa imahe ng emperador, ngunit tinanggihan ito ni Lucy at nanindigan na iisa lamang ang Diyos niya.
Ipinag-utos ng imperador na sunugin si Lucy ng buhay. Ayon sa kwento, hindi ito nasunog, kaya naman sinaksak siya sa leeg na naging sanhi ng kanyang kamatayan.